Naawkwarda na itong mga teammates ni John T. Porter patungkol sa balitang tinatayaan niya ang kanyang sarili. It's definitely awkward, yan ang kanilang sinabi. Noong nakarang araw kasi na may balita na tinatayaan ni John T. Porter ang kanyang sarili patungkol sa proposition bet. Kumbaga tinatayaan dito ni Porter ang kanyang sarili kung siya ba'y makakapasok ng tres, kung siya ba'y makakalaro at sa mga sumunod na laban, hindi siya magpapakita at sinasabing meron siyang iniindang injury, mga idol. Ito ay isang nakakalungkot na balita na malaman na mayroong mga gantong pangyayari na gaganap. Pero siyempre, hindi naman natin sila mahusgahan dahil baka meron siyang dahilan kung bakit nila ginagawa yan. Pero alam nating lahat na bawal huto sa NBA. Pwede ka pang matanggalan ng kontrata, pwede kang masuspende o pwede ka talagang mawala sa liga sa ginagawa mo dahil nga napakadali lamang yan. Yung sa balita nga pa tungkol sa kanya, mayroong something na tumaya siya sa proposition na siya'y makakatira ng tres pero hindi nga siya nakapaglaro dahil siya'y mayroong injury. At kaya napansin nga ho ng site na iyon na parang ito'y dumadalas na itong panalong ito. At yung panalo patungkol sa hindi niya pagkakaroon ng 3-pointer, yun ho ang pinakamalaking panalo sa betting site na yun. Maliban naman dyan, parang tumutugma na sa ngayon itong patungkol naman sa sinasabi ng mga NBA fans na parang mukhang pera talaga itong kuya ni Michael Porter Jr. na si John T. Porter. Kung saan, nang may trade nga itong si Bruce Brown papuntang Toronto Raptors, nagpabayad nga ho siya ng $10,000 para ibigay niya lang yung number 11 sa jersey na gagamitin mismo ni Bruce Brown. Definitely hindi na ako magko-komento dito dahil parang personal na to. Para sa inyo, ano ang say ninyo mga idol? Mag-comment lang sa comment section. Hindi pa huli ang lahat para mapabalik ng Golden State Warriors itong sa James Wiseman. Pero maraming dapat na isalang-alang dito bago gawin niya ng Golden State Warriors. Ayon sa isang ekspertong si Nick Friedel, si James Wiseman yung nakatakdang maging star player sa Golden State Warriors. Pero hindi na nga mangyayari yon dahil wala na nga siya sa Golden State Warriors. Mahalaga para sa isang kupunan na magkaroon ng rookie dahil sa ngayon kung mapapansin daw ay paunti-unti nang nararamdaman ng Golden State Warriors ang kakulangan sa kanilang rookie. Dahil sa mga nagdaang season, halos wala silang mga ganong manalaro. Ngayon lang to, diba, kung mapapansin nyo, si Nakuminga, si Moses Moody, si Brannon Podziemski. Ang nais na sabihin rito ni Nick Friedel, dapat mayroong kang batang manalarong papalit sa mga veterano. Katulad sa ibang kupunan na mayroon silang dine-develop. Katulad nga ni Anfernee Simons, ngayon siya na yung pumalit kay Damian Lillard. Ngayon, kung pababalikin naman ang Golden State Warriors itong si Wiseman, pwede naman, pwede silang mag-trade para sa kanya. Pero mukhang magmumukhang talunan itong Golden State dahil nga noon kanilang pinakawalan ito at yung kanilang nakuha ay si Gary Payton. Ngayon, dapat rin na isa lang alang ng Warriors kung kaya ba nilang mabigyan ng minuto itong si Wiseman dahil nga mayroon pa silang isang rookie si Tracy Jackson Davis na kung ating babalansin, tila mas maganda naman yung nilalaro kumpara kay Wiseman. Yung sa akin lang dito, hindi pa naman tapos, hindi pa naman sarado ang tsansa na ito'y kanilang mapapabalik. Especially doon na hindi naman siya ganong nagkakaroon ng solidong minuto doon sa Detroit Pistons.